Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang post ng isang netizen na nakilalang si Criselle Oblena. Ito ay patungkol umano sa misteryosong pagkamatay ng kanyang asawa na si Reggie Lurino 5 buwan matapos silang ikasal. Humihingi siya ng tulong at hustisya na malutas yung misteryosong pagkamatay ng kanyang asawa na si Reggie na pumanaw umano sa aksidente sa kanyang pinagtatrabaho ang kumpanya. Ngunit palaisipan sa kanyang pamilya kung ano nga ba talaga ang ikinamatay nito dahil tinatanong daw nila ang kanyang mga kasamahan sa trabaho at yung mismong nagdala sa kanya sa ospital. Ngunit wala di umanong matinong sagot at hindi nila alam o nakita ang pangyayari. Noong March 20, 2023, 5 a.m., araw ng Lunes, nagpaalam si Reggie sa kanyang asawa para pumasok na sa kanyang trabaho. At ito din ang araw di umano nangyari ang aksidente sa kanya. Ngunit nito lamang April 15, 2023, naglakas loob ang asawa ng biktima na si Criselle Oblena na i-post yung buong istorya sa social media. Narito ang buong pahayag ni Criselle Oblena. Noong nakaraang March 20, 2023, Lunes, ganap na alas 5 ng umaga, ang aking asawa na si Reggie C. Lurino ay umalis sa aming bahay upang pumasok sa kanyang trabaho sa Cagsiay 1 sa MOF Subic Incorporated under ng planta ng Mauban Quezon, QPL. Bandang alas 9:30 ng umaga, nagmamadaling pumunta sa aming bahay ang aking biyanang lalaki, tatay ni Reggie, at sinabing may nagbalita daw sa kanya na si Reggie ay naaksidente na ikinabigla naming lahat. Kinakabahan man ay wala kaming magawa kundi ang mag-alala at mag-antay ng balita mula sa kumpanya na pinagtatrabahuan ni Reggie sapagkat ni isa sa matauhan ng kumpanya ay walang kumukontak sa amin at sa kanyang pamilya. Alas 9:40 ng umaga, dumating naman sa amin ang aking hipag at ibinalita ang tawag na natanggap ng kanyang tiyahin mula isa sa matauhan ng MOF company na ang aking asawa ay naaksidente nga daw at ibinabiyahe na pa Lucena. At doon na kami nagpaspasang sumunod gamit ang pampasaherong van kahit na wala pa kaming konkretong balita kung ano ba talaga ang nangyari kay Reggie. From 9:45 a.m. to 10:13 a.m., nag-text ako sa secretary ng company ng MOF, ngunit wala akong natatanggap na reply. 10:14 a.m., nasa kalagitnaan kami ng biyahe sa may bandang pinagbandirahan Tayabas, Quezon. Kahit pawala-wala ang signal ay nakatanggap kami ng tawag mula sa secretary ng MOF company. At walang paligoy-ligoy na sinabing wala na daw buhay ang aking asawa na sobra naming ikinabigla. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang takot at pagkabigla sa aming natanggap na tawag. Halos magmakaawa kami sa driver ng pampasaherong van na bilisan ang pagpapatakbo at kami naangunahin papuntang Mount Carmel Diocesan Hospital, Lucena City kung saan doon daw dinala ang aking asawa. At noong 11:04 ng tanghali na kami nakarating sa hospital at doon na namin nakitang nakaratay at wala ng buhay ang aking asawa. Hinarap namin ang mga taong nagdala sa aking asawa sa hospital. Ngunit silang lahat pala na nagdala sa aking asawa ay hindi ang mga mismong tao na nakasaksi sa pangyayari ng mga oras na yon. At halos lahat sila ay tikom ang bibig at ayaw mga magsipagsalita kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Bandang alas 12 ng tanghali, nang nasa morgue na ng hospital ang aking asawa, ay tumawag kami sa mga tiyahin namin sa Mauban upang makisuyo at magtanong sa mga pulis ng updated report tungkol sa nangyari sa aking asawa. Ngunit laking gulat namin nang sabihin daw ng mga pulis na wala silang natanggap na report galing sa kumpanya na may nangyaring aksidente sa loob ng planta. Kung hindi pa kami ang nag-report ay walang pupuntang pulis sa planta upang mag-imbestiga. Kahit sino naman ay magtataka sa ganong pangyayari. Mula nang mawala ang aking asawa hanggang ngayon
ay wala pa rin kaming makuhang malinaw at maayos na impormasyon sa nangyari. Nakikipag-usap at hinihingi namin sa MOF company ang mga detalye at impormasyon ng tunay na nangyari. Ngunit hindi nila ibinibigay sa amin. Paulit-ulit lamang at paikot-ikot ang kanilang isinasagot sa bawat katanungan namin. Pati ang kanyang buddy, foreman at leadman ng araw na yon ay hindi humarap at nagbigay linaw kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa aking asawa. Mula nang namatay ang aking asawa hanggang ngayon ay hindi pa man lang sila nagpapakita sa amin. May mga nagpasa sa amin ng pictures ng aking asawa habang kinukuha siya sa pinangyarihan ng aksidente, na kung susuriin ng kahit na sino ay masasabing hindi maayos ang ginawang pagkuha sa kanya. At kitang-kita na ng lahat ng kanyang katrabaho na ganun na ang kanyang sinapit. Pero wala pa rin kahit ni isa ang nagmalasakit at tumawag sa pamilya ng mga oras na yon. 6:07 a.m. nangyari ang aksidente. Samantalang wala man lang kumontak sa pamilya at malalaman na lang namin bandang 9:45 mula sa isang tawag na nasa hospital at wala nang buhay ang aking asawa. Napakalayo ng pagitan ng oras ng pangyayari sa oras ng pagbabalita sa pamilya. Bukod sa hindi pa namin malaman ang nangyari sa aking asawa, ay marami pa kaming nalaman tungkol sa kanyang trabaho. Tulad ng hindi pala hinuhulugan ng kumpanya ang kanyang mga benefits tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At ang kanyang oras ng trabaho na 6 a.m. to 6 p.m. ay 12 hours. Ngunit ang natatanggap lamang niyang sweldo ay para sa regular 8 working hours lamang. Hustisya para sa aking asawa na si Reggie C. Lorino. G, napakasakit mang i-public ang mga picture mo, pero kinakailangan upang magkaroon ka ng katarungan. Mananagot ang mga dapat managot. Hindi ako or kami papayag na hindi magkakaroon ng linaw ang tunay na nangyari sa aking asawa. Humihingi po kami ng tulong upang makarating ang nangyaring ito sa aking asawa sa mas makakatulong at makakapagbigay linaw sa lahat ng ito. Tawag ng isa sa matauhan ng MOF company sa aking tiya na nagsasabing na aksidente ang aking asawa sa kanyang trabaho. Ngunit hindi idinitalye kung anong klaseng aksidente ang nangyari. Text ko sa secretary ng MOF na walang reply. Malamig, matigas at sobrang putla na ang nadatnan namin sa hospital. Hindi kapanipaniwala na buhay pa ang aking asawa nang ibiyahin nila papuntang hospital tulad ng kanilang pinapalabas sa report. Kuha nung nilalabas na ang asawa ko sa manhole na pinangyarihan daw ng aksidente. Nakakagalit ang pagkakalagay nila ng safety harness para ilabas sa manhole. At nakakapagtaka ding hindi siya duguan, samantalang may 6 inches o kalahating ruler ang baak nito sa ulo at wala ni konting galos at pasasakatawan ang asawa ko. Hanggang sa morgue ay dugong-dugo ang baak nito sa ulo, kaya nakakapagtakang bakit ang linis niya at walang dugo nung nire-rescue. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!